talaga po at ina-appreciate namin, pinapahalagahan ang naging hatol kamakailan ng Korte Suprema kaugnay sa ipinail ni former bayan muna representative Siegfried Iduro kaugnay sa red tagging. Mahalaga po ang naging desisyon ng Korte Suprema at binabanggit doon ang red tagging at kahulugan nito, surveillance, intimidation, extrajudicial killings, trump up charges. Kaya napakahalaga ito para sa amin. At panghuli sa ating titulo, Stand with Farmers, Stop the Attacks Against Farmers Who Feed the Nation, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang nagpatuloy ang paglabag sa karapatang tao, kundi mas tumindi at mas matinding ligali ang aming nararanasan sa buong kapuluan. Ako mismo ang inyong lingkod sa loob ng halos 4 na dekada, 40 taon ng pagkilos para sa masa, para sa magbubukid at interes ng bayan ay ibinilang din ng Estado ng mga terorista. Kasama ko po sa aking kaliwa ang ating leader mula sa Cagayan Valley at iba't iba pa, inaasahan natin na darating din yung iba, pero yung mga kasama natin nandiyan po sa harapan. Kami ang mga tinaguriang ng mga front ng terorista. At sinabi noong April 6 sa press con ng NTF-LCAT at nilagay nila sa poster, ipinost sa social media, ang KMP ay bahagi ng CTG, Communist Terrorist Group. Malakas po namin itong pinundina at binanggit na baseless, unfounded. At ang ginagawa po ng NTF-LCAT na red tagging ay naglalagay sa peligro sa aking buhay, sa buhay ng mga magbubukid, peasant women, agricultural workers, sakada, mangisda, at mamamayang nagtataguyod ng tunay na pagbabago at nagkikritik sa gobyerno. Nais po nating mahalagang banggitin, 1.6 million victims of threat, harassment, and intimidation, mainly through red tagging and terrorist tagging. Marami sa mga magsasaka ang ikinulong, sinampahan ng gawa-gawang kaso. At gusto po naming banggitin kung kami na mga food producer, mga magbubukid, ay bihasa sa pagtatanim ng palay, mais, gulay at iba pa, ang security forces ay bihasa sa pagtatanim ng bala, bomba, ebidensya laban sa masang anakpawis.